bossing, boss amo, hepe, kagawan. Ayan, meron po tayong bagong i-review, ang Marvel 40 by Hot Sig po. Ayan, salamat po pala kay Sir Dennis ng Denkat Distribution, ayan, sa pagbibigay po sa akin ng Marvel 40. Ito, i-unbox po natin to ngayon at syempre, kasama na rin doon yung ating pagre-review tungkol dito. Ayan, hanapin natin ngayon kung ano ang nakasulat dito. Hindi. Ayan. Yung nakalagay dito sa likod, makikita nyo, sa box pa lang ah, makikita nyo yung apat na kulay na available. So, ngayon, sa market, pag bibili kayo, dito, naka-check yon kung ano yung mga kulay na available. So, kung ano yung naka-check, yun yung kulay na nasa loob mismo ng box. So, ito, yung naka-check dito, yun, itong pang-apat. So, yun yung laman siguro ng loob ng box. Siguro, kunwari pa. Ayun, yun yung laman talaga nasa loob ng box. Tapos, Marvel 40 device. Tapos, USB cable, warranty card, user manual, mesh coil, 0.4, dalawang piraso. Tapos, yung mismong cartridge niya na nakasama doon mismo sa pad. Ayan. 2ml capacity, ayan, mesh coil. Ang capacity po ng battery nito, this is built-in battery po. 12 mAh. Ayan. Coil. Ayan, yung mesh coil din yung kasama niya. So, buksan din natin para makita nyo mismo ng actual yung laman ng loob ng box. Ayan, syempre ito, another box. Ito, kasama po niya yung Marvel 40 pad mismo. Ayan. Tapos, dalawang mesh coil na 0.4. Ayan, yung nakasulat dun sa likod nung kaninang binasa ko. Ayan, 0.4 mesh coil po ang kasama niya, dalawang piraso. And then, syempre, yung USB cable para sa pag-charge sa ating mod. Ayan. Tapos, warranty card. And then, syempre, yung lagi nating hindi binabasa, yung Marvel 40 na manual. Ayan. Ito yung mismong manual. Syempre, tamad tayo laging magbasa. Aminin nyo, lahat kayo tamad magbasa ng manual. So, ayan, yung warranty card user, ano, et cetera. Ayan, yung warranty terms na binabasa. Hindi rin ako nagbabasa nun. So, yun. Yung importante talaga dyan, yung laman lang. USB cable. Tapos, eto. Yung mismong pad mode niya. And then, yung dalawang mesh coil na 0.4. Ayan. Eto po yun. Yung Marvel 40. Ayan. Ayan. And design niya po, ay parang may pagka-honeycomb, no? Ayan. Hindi siya plastic, ah. Stainless steel siya. Stainless steel. So, ayan. Stainless steel siya. 510 drip tip. Ito, removable 510 drip tip po. Ang kasama niya. Ayan, nakalagay na siya mismo dyan. Tapos, syempre, buksan natin. Ayan. Nihila siya. Bakit nga ba siya inihila? Stainless steel to, ah. Inihila. Kasi, kapag maglalagay kayo ng panibagong OCC, halimbawa, ano na, kagamit na kayo nito. Ayan, inihila siya ng ganyan. Ayan. Pagandaan ito, stainless steel nga siya. Hindi siya plastic. So, hindi siya basa-basa mababali. 'Di ba? Kasi lagi mo siyang tatanggalin, 'di ba? So hindi siya basa-basa mababali kasi stainless steel siya. May design lang siya talaga ng may pagka-honeycomb. Ayan. Tingnan, alisin natin yung plastic. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung design. Ayan, ayan yung design niya, mga boss. Ganda, 'di ba? Stainless steel siya. Stainless steel, ayan. Tapos may nakasulat diyan, syempre, yung tatak ng mismong device, yung Marvel. Ayan. Tapos, 2ml capacity ang may lalagay mong juice dito. Kaya, ang laki niya, oh. Pwedeng-pwede. And then, bago nyo po siya, ano, lagyan syempre ng OCC. Syempre, bago, lalagyan natin ng OCC. At, isa pa palang kagandahan. Di ba, Marvel 40 to? So, ibig sabihin, yung 0.4 na mesh coil ng kasama niya, hindi kayo mahihirapang maghanap sa market. Dahil, yung pwede to sa may RPM 40. Alam nyo yung smoke RPM 40. Pwede yung OCC noon para dito. Yung 0.4 na mesh coil, pwede. Kaya hindi po kayo, walang kahirap-hirap. Hindi kayo mahihirapan. Yan, puro hirap na lang. Hindi kayo mahihirapang humanap ng mesh coil. Kahit sa ang vape shop, siguro may mga available na mesh coil na 0.4. So, hindi kayo mahihirapan talagang maghanap. So, before nyo po itong, ito yun nga. Before nyo nga po itong tanggalin, kailangan i-unscrew nyo po muna itong nakalagay sa ibabaw na to. Bago nyo lagyan dito ng OCC. Dito kasi nilalagyan ng OCC. Kaya removable talaga siya. Ayan. Tatry natin. Parehas siya ng size eh. 0.4. Mesh coil. Ayan. Lagyan natin.
Tataas siguro kayo, nandito ako sa aking kwarto. Hindi po ako lumabas dun sa shop, so dito na lang po ako nag-review. Matagal-tagal na rin, mga isang linggo na rin sa aking naiabot tong Marvel. Ngayon ko lang po talaga i-review. Pasensya na. Ayan. Tapos nga pala, eto di ba removable to? So pwede kayong may mga nabibiling 5-10 drip tips sa mga shop, mga available sa kanila, pwede nyo siyang palitan. Yun yung kagandahan. May mga design, di ba, dun sa mga 5-10 drip tip na binibenta sa shop. Pwede nyo siyang palitan. Ayan, magpalit kayo ng panibagong 5-10 drip tip kung kayo ay kikay, gaya ko. Ayan, ako kasi mahilig ako mag-terno-terno ng mga drip tip. So, ayan, papalitan nyo siya. So, yeah, kaya nga siya minatanggal, ulitin ko, kaya po ito tinatanggal-tanggal dahil nga po kailangan nyo makuha itong mismong cartridge na to pag magpapalit kayo ng OCC. At huwag kayong mag-aalala, this is stainless steel, so hindi siya nababali talaga. Kaya ayan, nilagyan ko na po siya, madali lang naman kabitin, ayan, nilalagay lang po siya na ganyan, ididiin nyo siya na ganyan. So, before nyo lagyan ng juice, syempre, ang aking juice na gagamitin ay ang aming juice. Ayan. Bullets. Ayan. So, mga di ba nakaka-try ng bullets, ha? Try nyo po ang bullets. Marami po kaming flavor ng bullets. Premium. Yung mga mahilig sa pastry. Ayan. Meron kaming 5 flavor ng bullets premium. Yung 60ml namin. Ito. Ito po yung cheesecake. Yung isa po isa dun sa mga bestseller namin. Tapos, meron kami, dun mahilig naman sa mga menthol. Ayan. Meron kaming, bullet freeze. So, yun. Sa mga gusto pong mag-avail ng bullets, available po yun. Sa Vape Kicks at sa iba naming mga reseller. So, before nyo po palang lagyan ng juice yung cartridge, basahin nyo muna ito. Basahin nyo muna yung mismong mesh coil. Ganon. Sa una nyo lang po naman gagawin yun eh. Ayan. Tulad sa mga ibang review ko. Sa una nyo lang po talaga gagawin yun. Kapag bagong palit kayo ng mesh coil or OCC. Kailangan ba? Basahin nyo siyang ganyan. Kasi hindi siya gaya ng mga ng mga mod or yung mga RDA or RTA na yung bulak mismo yung babasahin, di ba? Ito naman, mesh coil muna. Kapag bagong, ayan. Saka nyo siya isalpak. Ayan, pak na pak. Salpak natin. Ganda nito, promise. Natuwa ako dito nung binigay sa akin. Kasi nga, nung narinig ko na pang RPM 40 yung OCC niya, di ba yun lagi ang ating problema? Lagi nating tinatanong, may OCC bang yan? Ganyan, ganyan. Kasi ang hirap talaga humanap ng OCC, di ba? Yun yung lagi nating unang concern yung OCC. Yung maghahanap tayo ng OCC. Tapos, ikabit na natin siya dito. Madali lang po siya. I-slide nyo lang po siya papasok dun sa loob. Dahil, lagi naman tama ka agad eh. Kasi, hindi nyo siya mapapasok kapag baliktad. Ayan o. Hindi nyo siya mapapasok. So, ayan. Ito yung connector niya. Ayan. Ganyan lang siya kadali. Nailagay. Tapos, pagkakabit nyo, tulad nga yung nilagay ko kanina, dito rin yung, di ba dito nila tinanggal yung screw? So, ngayon, syempre, dito nyo rin siya lalagyan ng juice. Ayan. Dito nyo siya i-refill ng juice. Lagay mo na natin itong 5-10. Try ko na sanang palitan eh. Ayan. Tapos, pupunuin nyo siya ganyan. Ayan. Madali lang siya lagyan ng juice. Hindi siya masikip. Ayan. Hindi siya masikip. Tapos, hindi siya maglilikbas na basta kasi nga, discrew siya oh. Ipihitin nyo pa siya bago para matakpan. Kahit mataob-taob to, hindi siya maano. Ayan. Siyempre, ibabad muna natin siya. Ayan. Kabit natin. Ayan, mga boss. Kita nyo? Napakaliit lang po niya, ng Marvel 40. Siyempre, tatry natin kung okay ba yung lasa niya or yung usok na ayos ba. Kailangan hititititin muna natin. Natutuwa ako dito talaga. Narinig ko pa lang na pwedeng RPM 40 yung OCC. Go na ako. Nag-stack na po ako nito sa Vape Kicks agad-agad. Nung binigyan pa lang ako nito na papareview sa akin. Pero nag-stack na rin ako para sa shop.
Dahil sa narinig ko pa lang yung merong OCC. Kasi yun yung hanap lagi ng customer. Yung OCC. Ayan. Five click again to open. Ayan. Hot SIG nakalagay. Powered by HC. Ayan. 28 watts muna natin. 28 watts muna. Ayan. Dito po, ayan, makikita nyo. Kagandahan din ito. Ayan. Makikita nyo siya. Yung kung ilang watts. Diba? May LED indicator po siya. Hanggang 40 watts po. Ayan. Ayan. Nakikita nyo ba? Hanggang 40 watts po ito, mga boss. Ayan. Tapos, meron po pala itong lock. Power lock. Pag in case na ilalagay nyo sa bulsa nyo or sa pocket nyo o sa bag nyo, hindi siya mag-auto fire. Dahil meron siyang power lock. Ayan, meron siyang power lock. Unlike yung iba, walang power lock. Ito, may power lock pa. Hindi siya ano eh. Actually, this is mura. Mura to. Kaya lang hindi ko pwedeng sabihin yung presyo dahil baka may mga shop na may mga nagbebenta ng iba yung presyo nila. Pero mura to para sa akin dahil sulit to. Dahil nga yun nga, yung OCC niya is pang RPM 40. Hindi mahirap maghanap. Tapos, hindi siya ano eh. Hindi siya mukhang mumurahin. Hindi siya mukhang mumurahin. Dahil stainless steel siya. Hindi siya matibay yung itsura niya. Ayan o. Matibay talaga siya kahit mabagsak to. Stainless to eh. Matibay. So, ang comment ko lang dito, yun nga, yung ano nito. Ayan. Yung ditanggal niya. Is medyo ano, hindi siya lapat. Hindi siya lapat dito. All in all naman, okay. So, ngayon, titingnan natin yung performance nito. Kung ayos ba. Oh! Ah! Ang lasa! Kita nyo? 28 watts lang po ito. 28 watts lang po yung ginamit ko. Hindi ko pa po sa tinotodo ng 40. Ayan, 28 watts. Test fire po natin. Kita nyo ah. Para na ako nag-vape. Ayos to ah. Wow! Alam mo, may kukompare ko to sa ibang pad na ano, na mamahalin. Sulit to. Yung ano nito, yung performance niya, ayos, di ba, nakita niya naman, yung usok niya, solid. Kasi 28 watts pa lang, ang lakas na. What more pa, 40 watts natin. Kaya lang inaano ko yung OCC, inalagaan ko. Tingnan natin yung 40 watts, siyempre. Wow. Ang kapal ng usok. Pero kahit 28, okay na ako sa 28. Okay na ako sa 28. Medyo ano na sa dibdib. Solid. Solid to guys, promise. Ang ganda. Ang mura pa nito. Sa Vape Kicks na lang kayo mag-chat pag ano yung presyo. Ang mura nito, promise. Ang ganda. Wow. Salamat Sir Dengkat. Ayan. Salamat Sir Dengkat sa pagbibigay sa akin ng extra kasi nanghihinayang ako magbukas ng sa akin sa shop. So, pagbibigay sa akin ito para ma-review ko. Hindi naman ako nagsisi. Ang ganda po nito ng Marble 40. Ayan. I-try nyo. Solid to guys. Solid. Ang ganda ng Marble 40. Medyo ano ah. Hindi siya MTL na ano eh. Maano siya. Magandang higupin. Kumbaga. Okay na okay. Eto na po yung gagamitin ko, isa sa gagamitin ko araw-araw. Ayan, 1-2 mAh, hindi na siya madaling malobat. Ayun, katulad nung isang pad ko, hindi madaling malobat. Ayoko pa naman yung nagdadala-dala ng mga baterya. Ayun, sa mga gustong magdala ng mga maliliit lang, yung ayaw ng masyadong sagabal, ayan. Bagay na bagay po sa inyo yung Marble 40. Napakaganda po ng Marble 40. Ayan, na-try ko po, tingnan nyo. At subukan nyo na po sa sarili nyo. Ayan, sa mga nagko-collect po, napakaganda. Iba-ibang kulay po ito, yung Marble 40. Ayan, hindi din kayo mahirapang maghanap ng OCC. Tulad ng sabi ko kanina, napakaganda pong pad nito. Swabe. Solid na solid. Tapos, ayan nga oh. Ano siya eh?
Gusto kong palitan yung drip tape kasi nga gusto ko Eterno dito. So hahanap ako mamaya sa shop nung pwede ko ipalit na drip tape dito. Ang ganda oh. Ayan, sa mga gusto pong bumili, available na po ito sa market, sa mga malapit sa market sa inyo. Tingnan nyo kung may available nito. At ingganyohin nyo po ang mga vape shop owner na mag-carry po nito, Marvel 40. Maganda po siya. Ayan, magandang pang market to dahil ang lakas niya, tapos hindi lang sa malakas, malasa pa. Yung flavor po ng RY4, lasang-lasa ko dito, yung juice ko. So kaya, ayun, sa mga gustong bumili, available na po to sa market, ang Marvel 40. Ayan. Thank you guys again for watching. Ayan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Vape Kicks po. Tapos, sa mga hindi pa po nakakabili nito, bumili na po kayo. Ayan, itry nyo na po. Kararating lang po nito, mag 1 week na. Ayan. Try nyo po, Marvel 40. Hindi na kayo lugi, dalawang OCC ang kasama nito. Dalawang 0.4 mesh coil. Tapos pag naubusan kayo, pwede kayo bumili anywhere na may vape shop. Ayan. May re-recommend ko po ulit itong Marvel 40. Ayan, sa mga nagbabudget dyan at gusto ng magandang pad at matibay na pad. Ito po, Marvel 40. Bilhin nyo po ito. Napakaganda. Solid na solid. Ayan. Thumbs up. Thank you guys sa panonood again.